Dumating na, tara. Kunin na natin. Alam mo, ayun na si Kuya. Alright, npanada. Thank you, Kuya. This is it. At ngayon naman ay simulan na natin tingnan ang laman ng supot. Yes, mga friendship. O, pagpasensya nyo na yung mga daliri ko, friendship, ha? Ladies. Inuunti-unti nating buksan ang mahiwagang supot at ang big reveal ay tadaan! Ube flavor ng panada. And the next one is chicken. Tara, shoot na natin! What's up mga ka-friendship and welcome back! Ito nga pala si D, ang inyong friendship na nagbibigay sa inyo ng mga practical tips, tricks, and techniques on how you can create fantabulous and powerful photos na pwede nyong i-post online. At kung bago lamang kayong napadpad sa channel na ito, please consider subscribing. And today, gagawa tayo ng panibagong project. So, alam naman natin ngayon, mga friendship, na tayo ay nasa pandemic. Maraming mga tao ang nawalan ng trabaho at naapektuhan ito. So, trending ngayon yung mga ginagawa nating businesses online na pagbebenta ng mga kung ano-anong mga produkto, yung mga talents na ginagawa natin. And one of my friends na working sa showbiz industry, siya makeup artist, his name is Nathan. Na-displace din sila, wala rin silang mga racket sa GMA7. So, maraming mga sikat na artista na yung minimakeupan niya. And he decided na magkaroon ng online business kasi yun naman ang trending ngayon. So, nag-message siya sa akin, sabi niya, di baka pwedeng i-shoot natin yung product. So, gawa tayo ngayon ng food photography na DIY na shoot. Sabi ko, sure, why not? Kasi lalo na ngayon sa sitwasyon natin, kailangan magtutulungan talaga tayo. So, yun lang gagawin natin today. And also, ituturo ko sa inyo mga friendship, yung mga simpleng paraan para at least, sabi ko nga, keep it simple lang tayo, na pwede kayo makagawa sa mga simpleng bagay ng mga gears na meron tayo na magkakaroon kayo ng mga signature pictures ng mga produkto nyo na pwede nyong i-sell or gamitin para ma-sell nyo online. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at simulan na natin. Let's go! Mga ka-friendship, simple lang ang ginawa natin today. Ayan, bumili lang tayo ng kartolina and then nilagyan lang natin ng scotch tape. Ayan. So, set up lang natin para lang hindi siya gumalaw. So, gagawin lang natin is plain white background para simple, pwede tayong gumawa ng kahit na ano. Importante makuha natin yung picture ng product na gagawin natin. Alright? So, let's do it! And, simulan na natin ang photoshoot. Now, mapapansin nyo, naglagay tayo ng DIY ring light sa kanan. And, nag-test shoot muna tayo sa ating empanada. Now, sa ganyang klase ng shot, mga friendship, ang mapapansin nyo dyan, yung left side, may shadow. So, madilim yun. Now, para ma-address natin yung pagdilim nun, kumuha tayo ng isang whiteboard or we call it in photography is flag. So, inilalagay lang natin siya dyan para mag-reflect, mag-bounce back yung ilaw na nanggagana sa kanan papunta sa kaliwa doon sa ating produkto or sa ating subject para magkaroon siya ng magandang effect. Yan. Example niya, nilagay natin yan dyan. And if you will notice, nilapit natin, nilalayo natin yan. Makikita nyo, madilim. Ayan, isa pang angulo. So, kung mapapansin nyo, nilagay natin yung flag, maliwanag yung left side. Nung tinanggal natin, dumilim. So, yan yung purpose ng paglalagay ng flag para ma-even out natin. Now, another one again, dito sa ubi naman,
dahil favorite ko yan, mga friendship. So nilagyan din natin ng flag para mas magkaroon tayo ng mga even lighting dun sa ating product. So bukod doon, kumukuha rin tayo syempre ng iba't ibang angles para magkaroon tayo ng variation kapag inyong ipinost na sa inyong mga social media. And also, I have noticed na again, madilim pa din yung left side. So, ilalagyan pa rin natin siya ng whiteboard or flag para at least magkaroon ng even out ang mga shots natin. Now, another one is yung mismong main product natin na nakabox. So, gusto ko naka-elevated. Ang ginawa ko, nakahanap ako ng power banks. And yun yung nilagay ko sa likod para umangat siya. So, at least three-dimensional. And I also adjust the ring light. So, inilagay ko siya sa harap. So, kung mapapansin niyo mga friendship, ngayon kayo makakakita ng ganyang kalaking ring light. O yan, pwede kayo pumasok sa loob, pwede kayong mag hula hoop dyan. So, ganun ka laki yung aking ring light mga friendship. So, kumuha tayo ng close up and then, syempre gagawa tayo ng mga variation shot dyan. So, in-adjust natin siya into a 45 degree angle para at least magkaroon ng dimension yung ating subject. So again, pumasok ulit ako sa loob and then kinunan ko yan. So, ganyan lang ang gagawin natin mga friendship using lights. Now, gumawa naman tayo ng ibang variation dyan. Namitas ako sa garden namin ng flowers. Wow, may garden ano. So, ginawa natin ng isang setup and we will shoot this in a different angle naman. So, we call it flat lay. So, yung shot ko is coming from above, going down. So, makikita mo above. So, makikita mo lang sa kanya yung mismong itsura niya. And then, syempre, pinalitan natin ng ating mga another ng aking favorite na ube. The same thing, para at least meron tayong variation from the usual shot. Ito, medyo artistic. Hello? So, yan. Mga friendship, kukunan ulit natin siya in a different angle of the shot. And the best part, after syempre ng shoot, yung opportunity na matikman natin siya. Simulan na natin buksan ng empanada. Ano ang nasa loob nito? Exciting! Wow! Ang daming laman sa loob! Syempre hindi naman papahuli ang favorite ko na ube. Ano bang meron sa loob nito bago natin kainin? Yes! May ube at may cheese! I love it! Dahil bias ako, favorite ko talaga ube. So, open. Wow, may cheese. So, tignan natin. Sarap. Nathan, Nessie, sarap. So, nag-enjoy at natuto ba kayo sa shoot natin today? Mga friendship, kung mapapansin nyo, gumamit ako ng ring light. So, yun yung pinang-ilaw natin dun sa ating produkto. Now, hindi naman necessary na kailangan nyo na munang bumili agad ng ring light na katulad na aking ginawa is DIY lamang. Pwede tayong gumamit ng hindi na kailangan pang gumastos. Ano yun? Natural light. Ano yung gagawin natin doon? Natural light, ibig sabihin, for example, yung sa bintana ninyo na malapit at maraming sinag ng araw na pumapasok. So, same setup, lalagay nyo yung lamesa malapit doon sa bintana at doon yung gagawin yung photoshoot. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng kaalaman in regarding simple at effective way on how you can do food photography photoshoot para sa inyong mga online business. Muli, ito si D, ang inyong friendship, and I hope to see you in our next video. Bye for now!